paniniwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin. Magandang umaga sa inyo lahat. Pagkain natin ang bawat isa, magandang umaga. So tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos upang dumulog sa Kanyang kapag sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. At sa pagtawag na ito ng ating Panginoon, salamat sa Diyos na tayong lahat ay tumugon. So kahit malamig, masarap matulog. Friday, maraming pwedeng puntahan. Pero pinili natin ang pumunta sa simbahan upang dumulog sa Panginoon, ito'y isang malaking biyaya. At ito ay ang tinatawag nating dakilang pagtugon natin sa tawag ng Panginoon. So, isipin natin muna ang Panginoon bago ang lahat. Sapagkat ang lahat ay ibibigay sa atin ng Panginoon sa mga taong inuuna ang Diyos. Kaya sa umagang ito, magpasalamat tayo sa biyaya nito ng ating pagtugon sa Panginoon. At higit sa lahat sa biyayang ito upang pakinggan at marinig natin ang mensahe ng Diyos sa mga pagbasa. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain ng dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa mapapangyari ang Diyos at sa inyong mga kapatid, nagawa ako ng kasalanan sa isip, sa salita, sa sawa, at sa aking patukulan. Kaya ay sinasama ko sa mga nabirin na iya, sa lahat ng angel at kamalaman, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyari ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sumapit tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Thank you.
mga kapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan at sunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marat at magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa unang pagbasa, ang pagdating ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, ang mga buhok na nagdanas ng pag-aapi at paghihirap ay magagalak sa kaligtasang hatid ng Diyos. Ito ay natupad kay Jesus na maririnig natin sa Ebanghelyo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa dahilian ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediterranean hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Gentil. Nakatanaw ng isang malaking uliwanag ang bayang manawag ng nasa kadiliman. Namanaat na ang liwanag sa mga tao na bumuhay sa lupain ng balut ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalubig sa okbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagpagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kanyang kalinas.
Sa ikalawang pagbasa, nananawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na dapat silang magkaisa. Ang pagkakaisa ay matatamong kung tatanggapin natin ang krus ni Jesus bilang bukal ng ating kaligtasan. Ang ganap na pagkakaisa ay matatagpuan lamang kay Jesus ay hindi sa kanino mang apostol o taga-pangaral. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ginalita sa akin ang mga taguhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba naman nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsabi pa, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayon hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng kalugangin sa linid ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo kaligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyan si Andres, sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya
ang magkapatid na Santiago at Juan at mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa mga kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Maganda ang umaga sa inyo lahat. So, batiin natin muli ang bawat isa. Magandang umaga. So, huwag niyong isipin na nasa graduation tayo, ha? So, isipin ninyo, tayo ay sumasamba at sumisimba. No? Kaya nang ginagawa yung flooring ng simbahan, kaya tayo ay narito. Ngunit hindi mapuputol ang ating pagsamba sa Diyos, kahit ano pa man ang maging balakid dito, kailangan tayong magkasama-sama sa pamagitan ng pagdiriwang natin ng banalamisa. At ngayon, narinig natin, no, matapos ang mga napakaraming pagdiriwang ng simbahan, higit sa lahat ng nakaraang taon, ang tinatawag nating kapanganakan ng ating Panginoon, ang Kapaskuhan. So, natapos na. Natapos din ang tinatawag na papapakita sa tatlong hari ang pagbibinyag. So, ano pa yung nangyari? Ha? So, yung mga bagay niya natapos na. Tinatawag natin the seasons of the liturgical calendar of the church. No? Kaya sa panahon ito o sa araw na ito, tayo ay nagsisimula muli sa mga tinatawag nating ordinary time, pangkaraniwang panahon ng simbahan, upang ihanda tayo sa susunod na pagdiriwang at ang susunod nito yung tinatawag nating Kwaresma, no? Sa mga susunod na buwan. Ngunit bago dumating yun, ay tayo nasa pangkaraniwang panahon. Kaya ang Ebanghelyo sa araw nito ay ang simula ng mga gawain ng ating Panginoon. Ang kanyang pangangaral, ang kanyang tinatawag na pagpapagaling, ang kanyang pagdadala ng mensahe ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya narinig natin sa mabuting balita ang napakagandang mensahe ng Panginoon. Dito sa unang bahagi ay pinakita sa atin nung ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazareth na nilahat. Sinabi dito, kundi sa Kapernaum. So, sino na sa inyo nakarating sa Holy Land? O konti. So, yung isa, magdasal kayo, ha? Pag may pilgrimage, may pagkakataon, kung may pera, ha? Sumama kayo, napakaganda. Hindi yung binibili nyo ay cellphone, iPad, pagbila ka na po ano-ano, no? So, puntahan mo yung mga bagay na very significant, especially in our own faith. At itong Kapernaum, kapag kayo sumama sa pilgrimage, pupuntahan ninyo. Okay? At nandun yung sinasabi dito, baybayin ng dagat. So, nanatili si Jesus sa Kapernaum, at ang bayan ito ay nasa baybay ng lawa ng Galilea, mga hangganan ng Sabulon at Neptali. So, kung pinakinggan ninyong maigi yung unang pagbasa, bakit binanggit itong Sabulon at Neptali? At bakit si Jesus ay instead na sa Nazareth siya manatili, pumunta siya sa Kapernaum? Kaya sinabi dito, sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Sapagkat ang unang pagbasa, ito yung hula o yung tinatawag na propesiya ni Propeta Isaías. Kaya kung pinakinggan mo yun, mapagdudugtong mo ang lumang tipan
at ang bagong tipan. Yun ay doon lamang sa mga nakikinig. Ha? Kaya yung mga hindi nakinig sa quiz, bokya kayo. Ha? Kaya dapat nakikinig ka, no? Upang makita mo yung tinatawag na hula o yung propesya sa lumang tipan at ang katuparan, the fulfillment in the New Testament. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos na ipinapayag sa atin, no? Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías ang lupain ng Sabulon at lupain ng Neptali, daanan sa dawing dagat ng ibayan ng Jordan. Galilea ng mga Hentil. Itong bayang ito'y nasa taga-apuhat sa gitna ng kadiliman. So mamaya makikita natin bakit nasa kadiliman ang bayan ng Neptali at ang Sabulon. Ngunit sa ikalawang bahagi ng mabuting balita, magmula noon ay nangaral si Jesus at ang kanyang mensahe. Ha, ito yung mensahe ng pangangaral ng ating Panginoon, no, sa kanyang pinatawag na public life, sa kanyang pangangaral. Ano yung mensahe? Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. So ngayon, alam ninyo yung kasalanan. Patay tayo dyan, hindi nyo alam. So, pagsisisihan at tatalikdan ang kasalanan. Hindi sinabi dito, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong asawa. Malinaw ang sinabi ni Kristo. Talikdan at pagsisihan ng ating mga kasalanan. So, sumukatawin, bumabalik muli tayo sa mensaheng ito. Hindi nyo ba napapansin? Paulit-ulit ang mensaheng ito. Sapagkat ito lamang ang pakay ng Diyos. Ito lamang ang pakay ni Kristo sa kanyang pagdating. Ang pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Tumaring sa araw nito, sa oras nito, tingnan mo. Ano ang mga bagay na dapat mong pagsisihan at taliktan? So may mga tao ditong balot ng dibim. May mga tao narito namumuhay sa kadiliman. Pero hindi yung maiitim, ha? So kapag sinabing namumuhay sa kaliliman, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Kaya malinaw ang sabi ni Kristo, pagsisihan ninyo, taligtan ang inyong mga kasalanan. At sa pamamagitan nun, sa mabuting balita, tumawag si Kristo ng mga taong makakatuwang niya sa kanyang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Kaya sa huling bahagi, narinig natin tumawag si Jesus ng mga tao at tinawag nito sa kanilang pangalan. So ang Diyos kapag tumatawag siya sa pangalan, kaya napakahalaga ng pangalan natin. Di po ba? Kaya tayong binibigyan tayo ng pangalan. Noong unang panahon, ang pangalan ay nilalagay sa pangalan ng mga santo. Pero ngayon, ano na ang mga pangalan? Kung sino ang sikat na artista, yun ang pangalan. Kahit nga ang mga aso, hindi na Brownie, Blackie, hindi na Whitey. No? Ang mga aso, ang maganda ng pangalan. Minsan, nalulong ko sa isang bahay, sabi niya, kumain na ba si Rachel? So, iniisip ko, may dalagang anak. Ha? Okay, may pinawag niya, Rachel, come. Okay, ang lumabas ay aso. Sabi ko, kala ko may tao dito. Alam, aso.
So, ibig sabihin, ganoon kahalaga ang pangalan. Kung ang aso nga, kapag tinawag sa pangalan, lumalapit. Eh, tayo pa kaya? Kaya ang Panginoon, nung tumawag siya, tinawag niya sa kanyang pangalan. To make it more personal. Eh, tayong mga Pilipino, may gawin tayo. Kapag tayo tumatawag, ikaw naman tingin. O, misal tayo mga Pilipino, hoy, hoy, tingin ka naman. Diba? Dahil hindi mo alam yung pangalan, hindi mo matandaan ang pangalan. No? So, ibig sabihin, ang Panginoon, kapag tumawag siya, tatawagin ka sa iyong pangalan. Kaya, napakahalaga ng pangalan ng tao. Mamayang gabi, tatawagin ka ng Diyos. Huwag ka muna sasama, ha? Marami pa tayong gagawin. So dito, sa mabuting balita, tinawag niya, nakita niya ang dalawang manging isda, si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres, at sila yung mga manging isda na gahagis ng lambat, at ang sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabi, hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Ngunit ang sabi niya, sumunod ka sa akin. At ang mga alagad, anong ginawa nila? Iniwan nila ang lahat, iniwan nila ang lamba, at sumunod sa ating Panginoon. Eh ngayon, kapag tinawag mo ang tao, anong sasabihin? Sandali lang, ha? Kukunin ko muna yung remuneration ko. Ha? Sandali lang, tatapusin ko muna ang ating trabaho. Ngunit ang mga alagad, ipinakita sa atin ang kahalagahan ng pagtawag ng Panginoon. At sa kanila, ibinigay nila ang kanilang pagsunod. Kaya sabi ko kanina, lahat tayo na narito ay tinawag ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat sapagkat kayo ay tumugon sa tawag nito upang makinig at sumumba sa ating Panginoon. Dali tayo kung dahilan. Pangit naman sa labas ng simbahan, nakatayo lang kami. No? Walang upuan, hindi komportable. No? Pero bakit kinawag nito? Dahil sa Panginoon, dahil sa pagtugon ninyo sa tinatawag ng tawag ng ating Panginoon. So sa mga tuwid, ano ang mensahe sa ating ng mga pagbasa sa umaga nito? Dalawang bagay lamang. Una, ang mensahe ng Panginoon na dapat nating makita ang tunay na liwanag. Bakit? Sapagkat ito ang sinasabi sa atin ng unang pagbasa. Sa unang pagbasa, nakita natin ang tinatawag na kalagayan ng mga tao noon, lalo higit ang mga Israelita. Ito ay naganap, ang sinasabi sa atin, nang sakupin sila ng Assyria, ang Sabulon at ang Nephtali. So sila ay nasa kaliliman. Ngunit dahil sa pagpapahayag ng propeta, si Kristo ang naging katuparan ng propesiya ni Isaías, ang Nephtali at ang Sabulon ay dumanas ng matinding pagsubok. So kung binabasa ninyo yung tinatawag na history of the world, ang Nephtali at Sabulon ay sinakop ng Assyria. At sa loob ng mahabang panahon, naging alipin ng mga dayuhan ang mga Israelita. At nakaranas sila ng paghihirap at pagsakop. Kaya ang udyok sa kanila sa darating na araw ay ililigtas sila ng Diyos. At yon
ay naganap nang makita ni Propeta Isaías na si Kristo ay dumating sa Kapernaum. Sapagkat ang Kapernaum ay kalapit bayan ng Sabulon at Neptali. So nakita ni Propeta Isaías, dumating na. Ang bayang Malaong nasa kadiliman ay nakatanaw ng liwanag. At ang liwanag nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang unang panawagan sa atin ng mabuting balita o ng mga pagbasa ngayon na tayo ay dapat maging liwanag. Anong ibig sabihin ng pagiging liwanag? Hindi ibig sabihin na magdadala ka ng kandila at ililiwanagan mo sila. Maging liwanag tayo sa buhay ng mga taong nadirimlan. E kung minsan ang presensya natin sa komunidad, no? Imbis na liwanag, ano ang dala-dala natin? Kadiliman. Ayan na, dumadating na ang Diablo. Diba? Kung minsan tingnan natin ang sarili natin. Nakikita ba nila ang liwanag sa atin? Ang katotohanan? At higit sa lahat, kahit ang konting presensya ng Diyos. Ngunit kapag sinabi nating liwanag, may dalawang bagay ng liwanag. Di po ba? Kapag ikaw ay nagpautang, siyempre, yung iba dyan, tutubuan niya. Ikaw naman ang pinautang, ay salamat, pinautang niya ako. Nakatanaw ako ng liwanag. Pero kapag dumating na ang buwan-buwan, liwanag ba talaga nakita mo? Diba? Kadiliman. Meron din kahit sa ating mga Pilipino, no? Dinadaya ang kapwa Pilipino. Sino yun? Taas ang kamay. Salamat sa Diyos, wala. Isa, may nababalitaan ako. Pilipino, dinadaya niya kapwa niya Pilipino. Hindi ko sinasabi, dayain mo ang ibang lahi. Pero akala mo, nakapagbibigay ka ng liwanag. Nabibigyan mo ng kaanuhan ang taong dinaya mo. At ang tingin naman ng taong yon, ay liwanag siya sa akin. Pero at the end, makikita mo, hindi pala yon liwanag. So sa mga tuwid, merong tinatawag na peking liwanag. Fake. Made in sea. Alam nila yun. Ha? So ang binabanggit sa atin ang tunay at ganap na liwanag. At kanino natin makikita ang tunay at ganap na liwanag? Tanging kay Kristo lamang. Ang taong punong-puno ng Espiritu ng Diyos ni Kristo, hinding-hindi siya mandaraya. Ang taong may Espiritu ng Diyos, kahit kaunti lamang, mababanaagan ang liwanag niya, ang liwanag ni Kristo sa kanyang kapwa. So sa makatuwid, tinatawagan tayo upang tayo ay maging tunay na liwanag. Kaya kung ikaw ay nasa sa Diyos, no? Alam mo ang tama at alam mo rin ang mali. At kung ikaw ay nasa sa Diyos, hindi mo gagawin ang mali sa iyong kapwa. At sa pamamagitan nun, ikaw ay nagsisilbing liwanag.
Kaya ito ang panawagan sa ating ang pagbasa. Maging liwanag tayo sa kapwa natin. Hindi yung faith na liwanag, ngunit ang ganap na liwanag. Ang ikalawang mensahe sa ating sa pagbasa, ito ay matatagpuan natin sa ikalawang pagbasa. At anong sinabi sa atin sa ikalawang pagbasa? Pinagalitan ni San Pablo ang mga taga-Korinto. Bakit? Pinakinggan niyo ba ang ikalawang pagbasa? Anong sinabi sa ikalawang pagbasa? Pinagalitan sila ni San Pablo dahil sa kawalan ng pagkakaisa at pagkakanya-kanya. So ito, matinding kasalanan ito. Ha? Yung mga taong sinisira ang pagkakaisa. At kapag sinira ang pagkakaisa, ang ginagawa, nagkakanya-kanya na. Sapagkat ipinahayag sa atin sa ikalawang pagbasa, na ipinahayag niya na iisa lang si Kristo. Sapagkat yung mga apostol, nagkanya-kanya. Merong sumusunod kay Pablo, may sumusunod kay Pedro, may sumusunod sa Panginoon. So, nalito na sila. Kaya anong ginawa ni San Pablo? Sumulat siya sa mga taga-Korinto. Pinagalitan niya sa pamamagitan ng kanyang sulat at ipinahayag niya iisa lang si Kristo na hindi dapat pinagtatalunan. At ito ang tanda na nakikilala natin si Kristo sa pamamagitan ng pagkakaisa. So, sa mga katuwid, ang ikalawang mensahe sa ating dapat tayong nagkakaisa. Naunawaan ko ba ninyo? Divided, we fall. United, we stand. At sa isang komunidad, sa isang sambayanan, ito ang pangunahing ginagawa ng diablo kahit sa isang pamilya. Anong gagawin? Upang wasakin ang kanilang pagkakaisa. Kaya kapag nagkaroon na ng nawasak na ang pagkakaisa, doon na papasok ang tinatawag natin pagkakanya-kanya. So kapag tayo nagkanya-kanya na, wala na. Kaya anong ginawa ng mga sinuunang panahon? Para mawasak kahit ang simbahan, kahit ang pamayanan, divide and conquer. And that is also the way of the devil. To divide us. To disunite all of us. And so that is why it is a call for us to unite once again our own selves and our own life. How? Upang tingnan natin si Kristo. Sapagkat ang nabubuklod sa atin ay tanging si Kristo lang. Kaya iniwanan niya ang kanyang mga turo na inalagaan ng simbahan. At sa pag-aalaga ng simbahan, isinalin niya sa salit-saling lahi upang makamit natin ang ganap at tunay na mensahe ng Diyos sa panahon natin. Kaya we cannot just interpret anything, especially in the scripture. We need the church to help us to interpret the Word of God. And we need the enlightenment of the Holy Spirit. So minsan, nakakaligtaan natin yun. No? Kaya minsan, may mga kapatid tayo, no? Kung ano yung nakasulat, yun lang ang nasasabihin. Di ba?
Kaya yung the way they interpret the scripture, especially in a literal sense. So pag sinabi pa ng banal na kasulatan, kung ang mata mo ang nagkakasala, anong gagawin? Ha? Dukutin daw. Kung ang kamay mo ang nagkakasala, putulin daw. So ngayon, okay, kamay mo ang nagkakasala, puputulin mo ba yan? Sige nga, putulin mo. At kung talagang yun ang ganap, kaganapan ng salita ng Diyos, literally, baka lahat tayo ang nagsisimba, bulag. Lahat tayo, buto lang kamay. And so that is why we need the Mother Church. Kaya meron tinatawag na the Fathers of the Church. From the ancient time, handed down to us, in order to preserve the message of God. And that brings us together in unity. But most of the time, we interpret on our own because we don't want to be attached to that church that you are telling us or you are saying to us. And the church is the representation of Christ. So when I say church, it is not the priest, it is not the bishop, it is not the people in the church, but the church founded by Christ in order for us to know the message of the Father. So ito ang tanda ng pagkakaisa. Kaya sa pamamagitan ng simbahan, di po ba, bakit tayo narito lahat? Anong dahilan ninyo? Dahil sa Diyos. Bakit tayo dito kung titingnan natin, kung i-classify natin sino yung professional, sino yung mga hindi natapos, sino yung carpintero, sino yung mga basurero dito, sino yung mandurugas, sino yung mga malunya, ha? Hindi natin ihiwalay kung mga malunya, dito kayo upo, ha? Yung mga mandalaya, dito sa unahan. Yung mga taong walang sinabi sa lipunan, doon kayo sa likuran. But all of us are equal. There is no reserved seat. I am a doctor. We can say, a professional. And we are united. And it is because of the Spirit of Christ. Pero lamang hindi kayo pwede maupo dito, ha? Baka sabihin yung sabi ni Father, kailangan daw lahat ikot. So upunin kami dyan. No? Kaya nga ako nagpare para dito ko upo. Di ba kinuwento ko sa inyo? Nagsisimbang gabi ako, wala akong maupuan. So ang ginawa ko, magsasakristan kaya ako. So nagsakristan ako, reserved seat. So hindi natapos doon, no? Gusto ko sa gitna para special chair. So nagpare ako. Nakaupo ko sa gitna. Ha? So that is the way of the Lord. But in the same way, we are united. It is because of the Spirit of Christ. So if there is this unity, especially in the family, you pray together. So that the unity of the family will return in the Spirit of Christ. Especially if there is this unity in the community, return to the Word of God. And that would unite us together. Amen. Amen. So two important messages of the Gospel, the readings for us. Life and at the same time, unity. Let us be united together in the light of Christ. Amen. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, magliwanag ka naman, please.
Palay tayo lahat ng Panginoon. Sumasampalataya po sa Diyos sa mga makapangyarihan sa na may iwan ang langit at lupa. Sumasampalataya po ng Jesucristo, iisa na lang ng Diyos, nagawa natin lahat. Nagatawang tao siya ng ng Espiritu Santo, ipinadala sa mga Maria Mary, pinagpapasabi po ng Espiritu, ipinapos sa krus na matay ng piling, nilaos ang karoon ng mga limang, tumayay ng mahal ng buhay ng muli, umakyat sa langit, narulugto sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Lord, mula ang iyo ito at hukong sa nabubuhay at tatay at tahan. Sumasampalataya ng mga po sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal at simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tatay at tahan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang Diyos Ama ay patuloy na nag-aanyaya sa atin tungo sa pagbabalik-loob sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala natin sabihin sa Kanya, Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong kalagad. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong kalagad. Nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari at relihiyoso, ay patuloy na maging matapat at matatag sa kanilang misyong ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo ang matapat. Nawa ang mga pinuno sa buong mundo ay magkaisa upang tugunan ang mga suliraning kinaharap, terorismo, kahirapan, korupsyon, at kalamidad, upang ang mga tao'y mamuhay ng matiwasay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong kalagad. Nawa ang mga taong nabubuhay sa anino ng kasalanan at paghihirap ay makaranas ng tuwa at galak na nagmumula sa pagbabalik-loob at sa pagtanggap sa sakramento ng umpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong kalagad. Nawa ang mga kabataang nagnanais sumunod kay Jesus ay tumugon sa paanyaya nitong maging katuwang sa pamamalakaya ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong kalagad. Nawa ang mga may sakit at karamdaman ay makaranas ng pagpapagaling mula sa Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at kumalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami mga tapat mong kalagad. Idalangin natin ang mga pansarili natin kay Niya. Panginoong maawain, isinugo mo ang iyong anak upang maging ilaw at kaligtasan namin. Naway makinig kami sa Kanya, may sa buhay ang Kanyang turo at may bahagi muli sa iba ang magandang balita na aming tinanggap. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Oh,
kapatid, upang itong ating paghahain ay kabigyan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapangyarihan kalahalan sa ating kapagdamaman at sa buong sanglayan niya. Ama namin lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handlo. Ngayon ang kapanalan ay iyong tunod. Kami sumasamo sa iyong tumulho upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Alamak ka siya ay kasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob kami niyong ibinukod upang iyong maitantok sa katapilahan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan may panguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamay upang may kapwa kami mapapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kay isa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinati isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at ilugin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at ni Kristo ay mabuklod sa pagkakais na sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aman, ningapin mo ngayong simbahang lagalap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kapalihan. Alalahanin mo yung mga kapatid namin na himlay ng may pag-asa sila yung muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga kumalang. Kaawa mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birhen Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwangawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli sa iyo, O Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipahayag natin ng lakas loob. O Jesus, nasalangin ka sa pamamagitan ng Diyos. Thank you.
panaganis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inalayahan sa kanyang piging. Panginoon, humiyak ang kalagahapan na magpatuloy sa iyo. Muli sa isang setra mo lamang ay gagawin ang amo. Nawa'y ingatan tayo ng katawan at ni Kristo hanggang sa makita sa buhay na walang hanggang. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin na pagmahal, ipagalob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahan loob na bumubuhay. Lagi nawa namin maikaranalang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsigit po po lahat ng sa church announcements. Church calendar for year 2017 is still available. You could avail them from the parish office, bookstore, and at the special counters. The parish family ministry organized seminars and therapies on forgiveness, healing of emotions, prosperity, and counseling skills from 30th January to end of February 2017 to be conducted by Father Wilson and a team from Anugara, India. For further details and registrations, kindly check the notice board or contact the parish office. Due to the renovation work at the main church, the masses are moved to Our Lady of Arabia Hall till the end of this month. We apologize for the inconvenience and we thank you for your understanding and cooperation. As we celebrate the 100th anniversary of the apparition of Blessed Virgin Mary at Fatima, our parish is organizing pilgrimage to Fatima, Portugal, Croatia, and Our Lady of Peace, Herzegovina from 16 to 25 May 2017. Interested parishioners may inquire and register at the parish office. In celebration of the 100th anniversary of the apparition of Blessed Virgin Mary at Fatima, the parish is organizing pilgrimage of the image of the Blessed Virgin Mary to your homes. Those who would like to welcome her to your homes, please register your names with details at the parish office. For further queries, please refer to the church notice board. Chinese Arabia generally issue are now available at the parish office and bookstore. Kailin po ang Cobos for Christ ay magkakaroon ng Christian Life Program sa CLP. Inaanyahan po lahat ng Cobol at Likilin Merit na umagben ng CLP ngayong araw sa ganap na ikardalaw 12 noon hanggang 3 p.m. at Paul Hewer Building, first floor. Maraming salamat po. For other information, you can contact any of the CFC members. Ang Handmaids of the Lord po invites all women, single mature women, women working abroad, widows, separated, and married women whose spouses are abroad to attend the Christian Life Program or CLP from February 3, 2017 Friday from 9 a.m. till 12 noon at Bishop Paul Hinder Building. For other information, you can contact any of the Handmaids of the Lord members or the ushers. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa kapistahan ng Santo Niño sa darating pong Huwebes, sa susunod na Huwebes at Biyernes. Sa araw po ng Huwebes, ito po ay magsisimula sa ikalima ng hapon at ang misa naman po ay sa ganap na ikapito ng gabi. Ito po ay gaganapin sa parish ground. Pagkatapos po ng misa ay susundan ng parada at pagtatanghal ng regional dance presentations. Pero hindi po tayong food stalls gawa ng iba't ibang paborito nating Pinoy restaurants. Sa araw naman po ng Biyernes, January 27, pagkatapos po ng misa sa umaga, magkakaroon po tayo ng prosesyon. Kaya po hinihingi po sa lahat na magdala ng kandila at imahe ng Santo Niño para ito po ay mabaspasan pagkatapos ng misa. Meron pa rin po available na souvenir t-shirt. Ito po ay para sa kapistahan ng ating Santo Niño. Ito po ay binibenta sa halagang 25 Qatari riyals. Maaaring po lamang magpunta sa room 1015 sa first floor all inner building o magpag-ugnay sa ating mga ushers sa tamang lokasyon. Maraming salamat. So, nais kong ulitin yung kapistahan natin, mga Pilipino, ang kapistahan ng Santo Niño. So, sa Pilipinas ay naganap na. So, dito ay gaganapin natin sa darating na Huwebes at Biyernes. Okay?
So ang Webes, pagkatapos ng misa sa gabi, ay magkakaroon tayo ng mga cultural program doon sa Paris Grounds. No? Kaya inaayayahan ko kayo na makiisa sa pagdiriwang ito din ang mga Pilipino na nagkakaisa sa pakistahan ng Banal na Sanggol o ang Santo Niño. At sa kinabukasan, Biyernes, sa susunod na Biyernes, ang misa natin ay dito sa Arabia Hall. At pagkatapos noon ay magkakaroon tayo ng prosesyon ng imahe ng Santo Niño at ng dalawang santo natin, San Pedro at si San Lorenzo. No? So right after the Mass ay gaganapin natin ang prosesyon sa paikot ng simbahan. At pagkatapos ng prosesyon, kaya inayahan namin kayong may kung may Santo Niño kayo, may pwede ninyong dalhin at ito ay babasbasan natin pagkatapos ng ating prosesyon o sa Paris Grounds. So ito ang dalawang araw nating kapistahan mga Pilipino, yung annual celebration natin ng Pista ng Santo Niño. Kaya sinabi, may mga available t-shirt no, na pwede ninyong mabili. No, souvenir natin ng kapistahan ng Piesta o Sinulo o kapistahan ng Santo Niño dito sa Paul Hinder Building. So, tanongin nyo lamang yung mga ushers para matagpuan ninyo kung saan yung lugar, kung saan ay mabibili ninyo ang sinulog t-shirt ng ating kapistahan. Okay? So, ganun din, kung mapapansin ninyo, may kasama ako dito sa likod ko, no? Na guwapo rin. Kasi ayaw din niya maupo dyan. Kaya ang ginawa niya, nag-decision siya na magpapari siya. Makita mo ngayon, special seat. Ha? So nakaupo siya sa aking kanan kamay. Ha? So siya ay si Brother Robert Mendoza. Okay. So siya ay Filipino rin, katulad natin. Kaya ang amoy niya, kaamoy din natin. Okay. So siya ay narito, kaya lang matatapos na, hanggang January 28. So, maaari after Fiesta. Okay? So, ito ay part ng tinatawag nating namin formation niya bago niya tanggapin ang sakramento ng ordinasyon. So, ordinasyon ng diakono muna. Okay? So, sana nga diakono na siya para siya na nag-o-obili. No? So, ma-order siya, pero hindi natin alam kung kailan. So wala pa. No? Iintayin natin ang desisyon ng obispo kung kailan. Pero ang mahalaga, ipanalangin natin. Wala sana ay magtuloy-tuloy na siya. Ha? So huwag niyo naman bibingwitin. So sabi nga, ang pare, pwedeng mahalin. Ha? Huwag aangkinin. Dahil kami ay para sa lahat, hindi lamang para sa iyo. Itsura mo. Ha? So si Brother Robert, soon. We do not know when is that soon. Maybe 2023 after the World Cup. No, malapit na. No? So, ipagdasal natin, ipanalangin natin, lalo tigit ang mga seminarista na nag-aaral para maging pare. At ganoon din, kung may mga anak kayo na nais ninyo ialay sa Panginoon, huwag yung sabihin sa kanila, ialay nyo na sa Panginoon. Kasi pag sinabi nyo, ayaw pa yan. No? Idirekta ko na sa Panginoon, iniaalay ko na siya. Ha? Balang araw, tatawagin din siya ng Panginoon. At siya ay magiging lingkod ng ating Panginoon. So si Brother Robert ay pagkatapos dito, lilipad siya sa Kuwait. At pagkatapos sa Kuwait, lilipad siya sa Bahrain. So that is part of the formation before the ordination no, dun sa diaconate. No? Kaya panalangin natin siya na huwag patubayan siya ng Panginoon maging makarating dun sa tinatawag na the final decision, especially in the ordination to the diaconate. So, palakpakan natin siya. Pumasikali tayo lahat para sa pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin.
Magsiyo tayo habang ihinagawalan pagbabasbas. Ilayo nawa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa tayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niya nga nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Patubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabati kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan sa kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang mananamisay ka na humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaya mga may birthday, last week, saka ngayon, lapit kayo dito, mamasbasan ko kayo, bago ko makalimutan. So, lapit yung mga may birthday. Diyos, kapapagpala, hinihirin po namin masbasan mo ang mga kapatid namin dito na nag-iwang at nag-iwang ng kanilang parawan ng Diyos. Palayan po sila ang lahat ng kapapala na nagpumula sa iyo. Kanunin ang kanilang mga inatagyo sa buhay. Naway makamit din nila ang kapapala sa pawagitan ng pag-iwang nito. Hinihirin namin ito sa pawagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.